ating tingnan sa screen. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. And said to his disciples, the nations of sin are sure to come, but woe to the one to whom they come. It will be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were cast into the sea, than that he should cause one of his little ones to sin. Pay attention to yourselves. If your brother sins, forgive him, and if he repents, forgive him. And if he sins against you seven times in a day, and turns to you seven times, saying, I repent, you must forgive him. Thanks, God. Let's pray. Heavenly Father, patuloy po ang lubos na pagpapakumbaba at pagpapasalamat namin sa privilege ito na iyong nga po ibigay para sa aming lahat. Malaya po kami, Ama, na nakakapagpuri, nakakasamba sa iyo sa spirito at katotohanan. You brought us in this place, Panginoon namin, sa lugar na ito upang malaya kami makasamba. Panginoon, we are so thankful and grateful for giving us this opportunity. We humbly pray sa iyong grasya at sa iyong habang. Pangunahan mo nga ito na kami. May your grace and mercy be upon us all. May we understand the things that you want us to understand. The marvelous things, dear God. Yung mga hiwagang nais mong maunawaan kami. Ingatan mo nawa kami at proteksyonan as we study your words. May your grace be upon us. Tulungan mo kami na maituon sa salita mo ang puso at isip namin ngayon. At ikaw nga po naman, magbigay sa amin ng kakayahan na maunawaan ang lahat ng ito na naaayon lamang po sa iyo kayo. Aming Ama, we have nothing to boast. Wala kaming mga ipagmamalaki kahit ano pa man. Wala kaming magagawa kung ang haasaan lang namin, Panginoon, ay ang sarili po namin kakayahan, karunungan at kaluman. Ikaw po nawa nga po ang mamuna sa amin at magbigay ng mga kakayahan ito. Upang ang gawain ngayong hapon ito ay maging matagumpay sa iyong paningin at magbigay ng kaluguran sa iyo at magbigay ng karangalan sa dakilang pangalan. It's a humble prayer to you, Father, with the help of your Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Nakaupo na po tayo. Kamusta po kayo, mga kapatid? Dinig niyo po ba yung boses ko? Ang mic na po ako na. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Amen. Sarihin mo yung katabi mo, kapatid. Kapatid. Maligaya ka ba ngayong hapon? To get the context,
Sa Luke chapter 16, tingnan po natin. Luke chapter 16, maraming nabanggit dito. Tapo, kung naalala niyo, pinag-aralan natin kung gaano katuso yung mga Pariseo. Ang sabi doon, the Pharisees who were lovers of money, sabi sa verse 14, also heard all these things and they derided him. Nagalit sila sa Panginoong Jesus kasi sa chapter 16, alam mo mga Pariseo na tinatamaan sila sa mga sinasabi ng Panginoon because they were lovers of money. Sila ng mga dapat tagapagturo ng banal na kautusan ay hindi nila itinuturo yung mga dapat nilang ituro because they were lovers of money. They have a wrong understanding about the laws of Moses. Kaya pinag-aralan natin yung mga nakaraan. Kaya nga even yung divorce dapat clear. Opo. Kailangan tama yung pagkaunawa sa mga kautusan ito. Dahil sa mga pagtuturo ng mga tagapagturo na hindi tama ang kanilang puso sa harapan ng Panginoon. And last week, ang paahalagang maturuan, ang parable tungkol sa rich man and si Lazarus, na it shows anong kinahihinatnan ng taong walang pananampalataya at may pananampalataya. Basically, anong kinahihinatnan ng taong naturuan ng tama at taong hindi? Because the rich man was a Jew. Yeah, sabi niya, Father Abraham, ibig sabihin ni Israelite siya, he is a receiver of teachings of the law. But he did not understood. He was not taught properly. Gaya nga ng context sa 16, na hindi nga maayos ang way ang nagiging pagtuturo ng mga Pariseo nito. Kaya ang nangyari sa kanya, punta siya sa hell. And then yung mahirap, bagamat naghihirap, nagtiis. Ibig sabihin nagtiis na hindi gumawa ng masama. He could have an option para hindi siya maghirap ng gano'n. Gumawa na lang ang masama para makataas ako sa paghihirap na ito, pero hindi niya ginawa. Kasi meron siyang tamang pananampalataya. And it caused him to be with Abraham. Amen. Amen. And now we have chapter 17. And he said, the end. Sabi niya, end. Amen. Sabi niya, kadugtong noon. He said to his disciples, temptations to sin are sure to come. Sabi niya, may mga parating. It is impossible that no offenses should come. Siguradong darating itong mga magkukos ng pagkakasala. Sino kausap ni Lord? Yung disciples. Tama po? Christ is giving warning sa mga mananampalataya. Kayong mga alagad ko, sigurado darating ang mga magkukos para magkasala kayo. Amen? Linayin po natin ha. Nakausap ni Lord yung mga alagad. Tama po? Kasi sinasabihan niya yung kanyang mga disciples na sa kanila, mga disciples, mayroong mga darating para magkasala sila. Tama po? There are people who will come to the church that will cause believers to sin through wrong teachings. At
tingnan niyo po ito. Sa chapter 17, yung binasa natin, hanggang verse 2. And he said to his disciples, temptation to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come. Kawawa yung panggagalingan ng cause na yon ng pagkakasala. Bakit? It would be better for that person if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause one of these little ones to sin. Yung mga magkukos ng maling katuruan na yun, ang mga maling teachings ay mas maigi pa sa kanila ang lagyan ng gilingang bato sa lake. Noon kasi ginigiling yung gilingang bato, nilalagay sa leeg ng mga donkey para sila yung mag-ikot. Merong mga ganun. Eh ngayon, yung mga Gentiles, ang context po nun, yung mga Gentiles, isa sa execution methods nila, pag merong bibitayin, nilalagyan ng gilingang bato sa leeg, tinatapon sa dagat. So, wala pa, wala. Pero way of the Gentiles, no? Hindi yung way of the Jews. Kaya dito sa sinabi nito ng Panginoon, eh malaking insulto ito sa mga Jew. Kasi they despise that way. Because it is not their way. And sinabi ito, mas maigi pa sa mga maiging cause na yun. Anong context nun pa? Tingnan natin in equivalent verses in Mark chapter 9. Tingnan niyo po ha. 42 to 48. Mark 9. Babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang sabi, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng saliig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananahig sa akin. Ang sabi ni Jesus, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Verse 27, at kung may isang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, duputin mo ito. Mabuti pa ang pumasok ka sa karya ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang mata ang itapon ka sa impyerno. Doon ay hindi mamamatay ang mga uod at ang apoy. Amin po. Ito po yung tadugtong nun sa Mark. Ibig sabihin, ganun kaseryoso sa Panginoon. Mas maigi pa. Nalagyan ka ng batong gilingan at itapon ka. Kaysa ikaw ang maging sanhi ng pagkakasala sa mga maliliit na ito na nananalig sa akin, sabi ng Panginoon. Kung ang kamay mo na naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Kasi na dalawa ko na. Meron pa ba? Meron pa. So of course, it's not a literal na putulin natin. Pero in value, tingnan mo yung in value, mas maigi pa yun. Na kung yan ang nagiging cause ng pagkakasala, mas maiibang putol yan. Na hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaysa buo nga yan, pero masusunod ka naman sa impyerno. Nakita niyo po yung
value, in terms of value. Hindi yun yung command na patuloy natin. Wala na. Lahat na wheelchair na tayo lahat. Tapos wala rin magputulak kasi tutuloy na. Ibig sabihin, in terms of value. Dahil ganun kaseryoso ang impyerno. Dahil doon hindi namamatay ang apoy at hindi namamatay ang uod. Kumakain sa kanila. It is a stern warning na hindi biro ang maging cause ng sin. At hindi biro sa Panginoon ang sin. My dear brothers and sisters. And people will come to church and will teach wrong teachings that will cause believers to sin. Woe to is that person. It is much better for him to have millstone in his head and thrown to the sea than to be the cause of a believer to sin and rot in hell. And it happened. Nangyari nga. False teachers really came and drove believers to sin. Basahin mo natin. Acts 15, verse 1 and 2. Acts 15, verse 1 hanggang verse 2. Sinin niyo po. Ang sabi po ay ganito. Basahin ko sa Tagalog. May dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa awbalian itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pangkapatid na taga Antioquia upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa mga pinuno ng iglesia. Just as Jesus said. Amen? False teachers came. And teaching false teachings that cause believers to sin. Sabi sa verse 5 on that same chapter, tingnan niyo po ha, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa utusan ni Moises sa mga Hintil na sumasampalataya. So they are strong in their thoughts, teaching wrong teachings. To the point na kailangan pa nilang pumunta sa Jerusalem to set down this thing. Bakit kailangan pumunta sa Jerusalem? Ah, pati. Alam mo bakit? Kasi all that time, wala pang New Testament scriptures. So parang masettle, tanungin nga natin yung mga nakasaksi kay Jesus, yung mga apostles. I-settle nga natin with them. Kita niyo po yan? Pero this time, pag may kailangan i-settle, hindi na namin kailangan pumunta ng Jerusalem. Ano po? Saan kami pupunta? We have the scriptures. Ano po? The teachings of those who witness for Christ. Who receive the teachings of Christ. Ganun po ang nangyari noon. Dumating ang mga false teachers. Kaya ang sabi ni Paul, tingnan niyo po, sa Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Galatians chapter 1,
verse 6 to 9. Chapter 1, verse 6 to 9. Basahin ko po. The New King James Version. Sabi ko dito, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven preach to any other gospel to you than what we have preached to you, let him be a curse. As we have said before, and now I say again, if anyone preaches another gospel to you than what you have received, let him be a curse. Amen po. Ang sabi ni Paul, abay ako'y hanga naman sa inyo eh. Kaya dalhin nyo naman, talikuran niya, tunay na mabuting balita na tanggap ninyo. At naniwala kayo sa ibang mabuting balita. Na wala naman talaga ibang mabuting balita. Pero gusto lang nilang guluhin ang inyong kaisipan. Nagtuturo sila ng maling katuruan. Ng ibang mabuting balita. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Pablo, kahit kami pa, sabi niya, o maging anghel pa ang bumaba dito sa lupa at magturo sa inyo ng ibang mabuting balita kaysa sa natanggap na ninyo. Pag may nagturo ng ibang mabuting balita kaysa natanggap na ninyo, ay pakasumpain siya. Sabi ni Pablo, amen po. Ay siya kang tunay. Sabi ng mga batang din niya. Ito ang sabi ni po. Mas malang ibang mabuting balita. It is a very serious matter to teach a wrong teaching. To teach a wrong gospel. Ay ang sabi ni Pablo, uulitin ko, nasabi ko na ito noon, kung may dumating dito, kahit anghel pa sila, at magturo sila ng ibang mabuting balita, pakasumpain sila. Sabi mo po, ganun kaseryoso. Nagaya ang sinabi ni Kristo, maipaglagyan sila ng gilingang bato sa liing. At itapon sila sa taas. Kaysa maging dahilan sila ng mamamana ng palatayang ito ng magkasala. Amen? Mga kapatid, those who truly put their faith can be led to false teachings and practices. Palitin ko po ha. Those who truly put their faith can be led to false teachings and practices. They won't go to hell. Those who truly put their faith. Sabi nga, truly put their faith. Truly put their faith. Yung mga totoong nalampalataya na, oo, pwede pa silang matangay sa maling aral. Pwede pa silang matangay sa maling practices. Hindi na sila pupunta sa impyerno, kung totoo na ng palataya na sila, but they will lose their reward. Just as 1 Corinthians 13, 11-15 said. Kasayin ko naman. First Corinthians 13, 11-15. Ah, sorry, 2 Corinthians po. 2 Corinthians. Kulang lang po na isa. 2 Corinthians
isa pa. First Corinthians 3, 11 to 15. Nakita po natin? Yan. Mabasahin ko po ha. 1 Corinthians 3:11 to 15. Ang sabi po ay ganito. Sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Amen? So ang pinag-uusapan dito ay yung mga tao ang pundasyon na ng kanilang buhay ay ang Panginoon Jesucristo. Amen po? Verse 12. May nagtatayo na gumagamit ng ginto o pila o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Maikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng pag-uom. Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa ato. Amen po. Nakinig niyo po? Ang totoong nananampalataya, ang pundasyon ng kanyang buhay ay si Kristo na. Anong itatayo niya sa ibabaw ng pundasyon? Paano siya mamumuhay bilang mananampalataya habang siya ay nandito pa sa lupa? Anong kanyang mga itatayo kung si Kristo ang pundasyon? May gumagamit ng ginto, pila, o mahalagang bato. May gumagamit ng kahoy, dayami, o damo. At lahat ng iyon, dadaan sa apoy pagdating ng pag-uon. Pag nanatili ang kanilang itinayo, tatanggap sila ng gantimpala. Ng reward. Sabi niyo, reward. Rewards. Pag nasunog, mawawalan sila ng reward. Ngunit sila'y maliligtas. Yun nga lang, medyo nagpapagpagpagpagpag sa mga abo. Kasi parang nakatakas lamang sa ako. Amen po. And again, let's discuss. Pastor, ano yung reward? Hindi ko pwedeng basta ligtas lang ako, okay na yun, kahit walang reward. Hindi ko pwedeng ganun. Basta makapasok sa lahat, basta kahit walang reward, basta langit. No, we must understand what is the value of the reward. Bakit mahalaga yung reward? First, mahalaga yun sa Panginoon, tayo ibigay yun ng Panginoon. Ano po? Binibigay niya yun sa mga naging faithful na mananampalataya. Basahin po natin. Let's read 2 Timothy chapter 4. Verse 6 to 8. 2 Timothy chapter 4, verse 6 hanggang verse 8. Ang sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y miskulang isang handog na ibinubuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aking paikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya.
Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan noon, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen? These are the statement of Paul. Nung alam niya mamamatay na siya, dumating na ang oras ko. And I'm excited about it. Because I had the privilege to keep the faith. At ngayon tatanggapin ko ang corona at ang makatarong ng hukom mismo ang maglalagay nun. So para saan yung corona? Mahalaga ba yun? Pagdating ba sa langit? Ilan ang diamante nung yun? Anong bahay yung corona? Bakit? Sabi niyo ba, di ba pwedeng buhay na wala kang gana na? Kahit walang corona? Di mas understand. Para saan ba yun? Let's read Revelation. Pahayag. Chapter 4. Verse 9 hanggang 11. Kita niyo po? Basahin ko po ha. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasalamat ang apat na buhay na nilalang na nakaupo sa trono na nabubuhay magpailanman, ang 24 na pinuno naman ay nagpapatirapa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon ang nabubuhay magpailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong amustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanan. Amen. Amen. That is the purpose of crowns. Kanina pinag-aralan natin, we are saved by grace, through faith, and not by works, so that no one can boast. Amen po? Same with crowns. Same with the rewards. It is not for us to boast to one another pagdating ko. Uy, ang ganda ng corona ko, ba't yung iyo? O lang yata na isang patusok na gano'n. Hindi po gano'n. Ang purpose ng crown is for us to offer it in our worship to God. Amen. Amen. Ganun kahalaga ang crowns, ang reward. It is for the glory of God. It is for Him. It is not for you. Yes, it is for you. In a sense, it is a privilege to offer it to God for His glory. That's why Paul strive for it. But hindi na kontento si Paul, kilala ka na si Lord, okay na to. Then why did he strive in serving God? Because it is his great joy to glorify God in eternity in heaven. Amen. Is it also your joy to glorify Him? Kasi if it's your joy, you will never think na basta mayroon akong buhay na wala hanggan. That is just thinking about yourself. But if you are excited to see God, excited to worship Him in eternity, you will have that desire, yung blessed desire, mga kapatid, na ialay ang corona para sa inyo. Amen? Amen.
So again, believers who truly put their faith in Christ, yes, they can be led by false teachers into false teachings and practices. But they will still inherit the heaven. Yun nga lang, mawawalan sila ng reward. And those who cause them to sin and taught false teachings, if they will not repent, they will surely be cursed and go to hell. Amen po. That is how serious Christ is pagdating sa kasalanan. Sabihin nyo nga kasalanan. Kasalanan. Gaano kaseryoso ang Panginoon? Kung medyo sawa na kayo sa mukhang ito, malamang narinig nyo na ng maraming beses. Meron ako lagi sinishare na illustration. Na, di ba lahat po tayo nagkasala? Romans 3.23. Ako po. At walang sino mang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. And then there's a illustration. Ano ibig sabihin kung walang nakaabot sa kalulatian? Di ba? There is these two students. Kung narinig nyo na po, ilong beses siguro. May dalawang estudyante, grade 12. Supposedly, papasok na sila ng college. Sabi ng teacher, Tensyon na kayo, hindi kayo makapasok ng college. Bakit po? Ang grade mo, 74. Ang grade mo, 70. Sabi ngayon na ako ng 74, sir, parang napaka-unfair naman. Abay, ang grade ni 74. Siya ay 70. Hindi naman ako na mas mataas naman ako sa kanya. Bakit hindi ako makapasok ng college? Ang nasabihin ng teacher, hindi issue kung sino mas mataas o kung sino mas mababa. Ang issue, pareho kayong hindi nakaabot. Amen po? Amen. Same thing with God. Hindi issue kung hindi ka pumatay. Hindi issue kung hindi ka nagnakaw. Hindi. Ang issue, lahat tayo nagkasala, lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po? Kasi seryoso ang Panginoon pagdating sa kasalanan. Remember Adam and Eve? Ano nga ulit ang kaso? Pumatay? Tapos tinatanong ko lagi po kayo sa biyaklar, tinatanong natin ang bawat isa, huwag kukumpara natin yung mga nagawa natin sa nagawa ni Adam and Eve. Ano nga sabi niyo? Tama po. Kaya kung umpara yung atin, huwag mo mukhang katawa-tawa yung atin. Kaya kung umpara yung atin. Yung sa inyo. The point is, lahat tayo nagkasala. At even yung ginawang yun ni Adan at ni Eva ay sapat na para magkaroon sila ng kamatayan. Para mapalaya sila sa presensya ng Diyos. Tama po? Pero alam niyo ba kung gaano kaseryoso yung ginawa nila? Do we understand how serious it is? Yung ginawa ni Adan at ni Eva? Napakalaking kanapastanganan sa Diyos. Bakit? Dahil nung sinabi ng Diyos sa kawalan, di ba nung umpisa, there was nothing? Nung sinabi niyang magkaroon ng something, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng... Nung sinabi niya yun, sumunod ang kawalan. At nagkaroon na. Hindi pwedeng nanatiling natin. Amen? Because God said that there should be something, sumunod siya. There was something. There is something. There's a light, there's everything. Amen po? Nung sinabi ng Diyos na kayong mga bituin, mga araw, umayos kayo ng posisyon, anong ginawa ng mga araw at bituin? Sumunod! Amen? Umayos sila ng posisyon!
tayo, magkakabungguan, maayos. Anong ginawa ng mga planeta? Sumunod! Amen. Nung sinabi ng Panginoon sa lupa, umangat ka para ang maging bundok. Sumunod! Nung sinabi sa dagat, hanggang dito ka lang. Huwag kang lalagpas dito. Anong ginawa ng dagat? Sumunod. Amen po. Tapos nung sinabi niya sa tao, lahat ito pwede niyo kainin ha. Huwag lang itong kain sa isang ito. So why? Itagyan mo yun. Malamang kung may kilay yung araw, tumaas yung kilay yung araw.
Kailangan po. We should be like that. Maraming. Kasi sinabi na ng Panginoon ng warning, narating sa church, ang mga tao magkukos for the believers. We should be prepared. We should study. We should be grounded. Kaya nga rin ang Panginoon, may mga Bible study na tayo. May Bible study pa tayo ng Sunday. Tapos may preaching pa. Tapos mamaya, mayroon pa ulit. Pero sabi, aralin natin. Tapos pagdating sa bahay, mag-aral pa tayo. Sabi. Upang hindi tayo mailigaw. Amen? And so all believers should be like the Bereans. Okay po? And pakinggan niyo po ako, ha? Do not desire to teach. Sabi sa James 3:1. Pero bago niyo basahin, ituloy ko muna yung statement. Unless you are truly gifted and called to do so. Basahin mo natin. First, James 3:1. And then Romans 12. James 3:1 po muna tayo. Ano pong sabi? James 3:1. Mga kapatid, ano ang sabi niya? Sabi ko dito sa Tagalog, hindi dapat maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba. Tuloy ko pa po. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magtigil sa sarili. Ay po, dinidiscourage ba na huwag nang magturo? Ang pinupunto dito, hindi ho biro ang maging tagapagturo. If you desire it, why do you desire it? Why? Do you understand that those who teach the Word of God will be judged ng mas mahigpit kaysa mga nakikinig? So why do you desire it? Kasi if you desire those things o ang pagtuturo because of prestige, ang sarap matawag na abay mag-isip-isip mahabay dahil yung hindi biro. Ano pong sabi sa 1 Corinthians 4 verse 8 to 14? Tingnan niyo po. 1 Corinthians 4, 8 to 14. Tingnan niyo po ang description ni Paul sa kanyang mga nararanasan bilang servant. Ito po ang sabi, oh. Kayo pala'y nasisiyahan na. Mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y nag-aari na kahit hindi kami tumulong sa inyo. 1 Corinthians 4, 8-14. Sana ngayon naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol, ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga tao na hatulan ng kamatayan. Isang panoorin ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga
tao. Kami ay mga hangad, alang-alang kay Kristo. Kayo na may marunong dahil kay Kristo. Mahihina kami. Kayo na may malalakas. Inahama kami. Kayo na may pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nabugutom, nauuhaw, at halos hubad. Kami pinapahirapan at walang matirahan. Nagpapakahirap kami at nagbabalat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis din namin iyon. Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon, kami ay parang maruming basahan. Pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyahin kayo, kundi upang pangaralan bilang mga minamahal ko, anak. Those are the teachers of the Word of God. Yun ang buhay. You want to teach? Why? By the grace of God, the true teachers of the word understand that such any prestige only belongs to the Lord. Eh kung patatanungin niyo lang kami, kwentuhan ko ah. Ay, hindi siya sa amin kahit kundi namin tawagin pastor eh. It's not about the name. It's about the role. Because by the grace of God, we were called to do this. Kwentuhan lang po, para mas to emphasize. Ang temptation niya eh, oh, magpakasaya ka lang sa Lord, magpakasaya ka lang sa... But we know, by the grace ng Panginoon, na oh, we are called to do this. Kahit alam namin, pag nagkamali kami, mananagot kami. Pag di namin nagawa ng tama, mananagot kami. Pero we do these things because we are called to do these things. Sa biyaya ni Lord. Amen. Kaya if you desire these things, why do you desire it? Because it is much better not to desire it unless you are really gifted and called to do it. Amen po. Amen. Kasi sa grasya ni Lord. Yeah, though, there are dangers. There are dangers. As teachers of the word, napakahalaga talaga. Of course, lahat po dumaan doon. Na talagang mananalangin ka, hihingan tulong sa Panginoon, lalapit ka sa mga gifted men na binayaan din ng Panginoon to teach you, for you to learn, na sila ang gagamitin ng Panginoon para matuto ka din. Understanding their accountability. At habang tinatanggap ko rin yun, you understand also that you will now share that same accountability. Because it is important, yun yung sinasabi kanina sa Matthew 28, it is important for the flock, for the church, to learn the truth. And if you are a gifted teacher, kailangan umasa ka kagaga sa grasya ng Diyos. Not on your degrees. Sa biyaya ng Lord. Because
you will be out there. So if you are gifted or meron ka talagang desire, alamin mo sa Panginoon. Pero never for the purpose of prestige, for that title. Pero, siguro lalo, pastor po. Yeah, that's the reason only we allow the church to call us that, because role namin yan mula sa Panginoon. Pero pag bilang din namin, Lawrence, ba't di mo rin naging pastor? Walang gano'n. Dapat gano'n. Amen po. You only accept it because we accept in the Lord. Na role namin yun. Tawagin niyo po akong brother. Huwag lang sister. Sa supermarket, lagi ako nadadali. Ano po sa inyo, ma? Sir, sa buhay. Pero sa church, sa iyong brother, ano po meron? Hindi issue po yan. Ngayon ba ako? So, yun po ang dapat natin na dahil. Basahin po natin. Romans 12. Romans 12. Verse 4 to 8. Romans 12. Verse 4 and verse 8. Ito po ang sabi, mga kapatid. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, pamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasi ulaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Amen? Kung ano ang iyong kaloob, gawin mo. May gift of leadership ka, then mag-lead ka. May gift of encouragement, mag-encourage ka. May gift of mercy, padama mo. May gift of giving, gawin mo. May gift of teaching, magturo ka. Amen po? So we should know our gifts. So we can practice it for the glory of God. Amen. Yeah, again, be like the Bereans. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, alamin din natin mula sa scripture. Kung may desire man tayo magturo, make sure tama yung puso natin sa desire natin. Make sure. Now, tuloy pa po natin. If you are a teacher or matured believer, do not cause the new believers to stumble. Do not cause the new believers to stumble. Kailangan maging maingat din po tayo na hindi tayo maging katitisuran ng ating mga kapatid. Pasahin po natin, Romans 14, verse 15 to 17. Thank you.
Romans 14, 15 to 17. Ano po? Ito po ang sabi. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos na kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Pag-ingatan mo ang inakala mong tama ay huwag masamain ng iba. Sapagkat ang pag-aari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? You should take care of others. Don't leave them for them to stumble. Yung bang mga ginagawa mo, yes, mature believers ka na. Yes, alam mo na ang mga bagay na ito. Pero ingatan mo yung mga bagong mananampalataya, sabi sa kasulatan. Na huwag silang matisod dahil sa iyo. Huwag natin papangahas ang ating mga nalalaman. Dahil hindi ibig sabihin, alam mo na yan, mas mahalaga ka sa kanila, definitely na. Nako na ka lang. Pero we are valued just as the same. In the same way, sila din, magmamature din sila, at may mga bagong mananampalataya, hindi rin ibig sabihin, mas mahalaga sila kaysa mga bago. Nako na lang din sila. Amen po? Kailangan alalayan natin ang bawat isa. Practical example. Minsan, ito ba? Ako, sabihin, hindi sa ako, pero in my conviction, share ko lang po sa inyo. Okay lang sa akin, ba Pasko, inom kami ni Mrs. ng red wine. Ay po. Ang ginagawa namin yung kami lang. Hindi nga kami, hindi namin ginagawa yun, kasama yung mga bayo po, yung mga, kami lang. Hindi dahil sa ano pa man. Iniingatan ko lang, baka makita kasi nila na umiinom ako ng wine, ang maging interpretation nila, oh, ay lang pala uminom ng anak, si pastor nga eh. Amen po. That's why we are careful sa biyaya. Kasi, yan ninyo alam eh, in full conviction na, yung isang baso, o wala pang isang baso, wala sila, ng red wine, na inumin mo pag may masayang pasyon, okay lang sa aming mag-asawa na uminom mo. Pero iniingatan namin kasi baka may makakita sa akin at magkaroon ng maling interpretasyon. And I will cause them to sin. Kailangan ingatan ko. Amen po. Ganon din tayo in so many areas. Halimbawa lang. Sa amin, we understand na okay lang na hindi magmano. At okay lang. Hindi na yung sa history ng pagmamano. Hindi okay lang na hindi lang yun ang sole sign of respect for others. Hindi yan talagang irespeto mo sila. Hindi lang sa pagmamano. Pero syempre, pag may mga Pilipino, tapos nakita mo yung nagmano, ay hindi na ako magmano. Hindi gano'n. We reach our hands to strengthen the relationship. Kasi wala naman masama yung magmano, okay lang po. Nakawin po yung mga pinapain ko, ha? Yes. Ayan po. Kahit alam na mga bagay na ito, hindi tayo pwedeng magyabang. Kailangan maging maingat tayo. Because we do not want others to sin. Amen? Yan din po ang isang paalaala. Hindi dapat tayong mag-cause ng stumble. Ano ba? Bagong believers pa lang siya. Kung hindi pa niya talaga naiintindihan,
Masarap yung dinuguan. Amen. Ano natin kanina? Adobo. Kung bago pa lang talaga siya mayroon pala tayo, galing siya dun sa propahanin kayo mga kanuhan, pa wala. Na hindi talaga sila kumain ng dugo, explain mo muna ng maayos. Hindi yung bahala ka dyan, basta kami ka. We should care for... Okay lang, hindi kayo kumain. Kung dati siyang M, hindi ko makain ng baboy. Tapos naging mana ng palataya siya. Help them. Sarap pala. Help them. Hindi lang, oh masarap mo talaga. Ano po, lalo din ba kanina? Sino yung nagluto? Sarap eh. Sir Joy. Oh, sarap pala. Pero, kailangan alalayan natin sila na makatawid dun sa maturity niya to understand na, ah, malaya na pala talaga akong pwede pa talaga. Kaya nyo lang dinuguan ng mga. Huwag lang sobra-sobra. Baka magkasakit ako. Kasalanan ko yung Lord. Ewan po. So, kailangan ingatan din po natin. Verse 21 to 23 ng Romans. Yung binasa po natin ngayon. Romans 14, 21 to 23. Ano ba yan? Ano ba sabi? It is good neither to eat meat, nor drink wine, nor do anything by which your brother stumbles, or is offended, or is made weak. Do you have faith? Have it to yourself before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves, but he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever it is not from faith is a sin. Amen po. Ako ang nagulat na kanya. Basahin ko sa Tagalog, ha? Mabuti ang huwag na kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging saninang pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng inyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Mapalad ang hindi sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niya ang tama. Ngunit ang sinumang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sarili paniniwala. Amen? Maliwanag po yan, mga kapatid. So, what do you understand on this thing? At tayo naman, kung ikaw yung tinatawag na mas mature na, kailangan ingatan natin ang isa't isa. Hindi ka, hindi, okay lang. Nabasa ko na, pwede kumain na gano'n. Ang konteksto nga po pala nito, noon kasi ang mga kami sa Rome, ino-offer muna sa mga Diyos-Diyosan bago mo siya mabibili sa market. So, ang ginagawa ng mga isa doon, yung mga Hudyo, ang kinakain lang nila, gulay. Yung mga hindi na i-offer sa mga Diyos-Diyosan. Eh ngayon, naging Kristiyano sila. Yung mga totoong Kristiyano na intindihan nila, ay hindi, Panginoon ang may-ari ng lahat ng yan. Kahit in-offer pa yan sa Diyos-Diyosan, pinagpapasalamat ko ang pagkain ito dahil mula ito sa Panginoon. So they are matured enough na kaya kainin yun. Amen po? Pero pag bagong believer, eh, kumain siya ng karne. Ah, kahit pala in-offer sa Diyos-Diyosan, kakainin ko rin. Naintindihan po? So, kumakain siya ngayon ng in-offer sa Diyos. Nagkaroon siya ng maling understanding. Yun ang sinasabi. Dapat ingatan. Kung matured ka na, na alam mo na magiging malinis ito dahil sa biyaya ng Diyos, kahit in-offer pa yan, tulungan mo yung mga bagong mananampalataya na makatawid din sa pangunahan niyo. Amen? Kung okay lang sa'yo, minum ng red wine, pausapin mo silang mabuti. Ganito kasi yan. Yung red wine, yung yellow. Hindi lang basta, inuman tayo. Hindi lang basta gano'n. Amen po.
Mamaya po, tanungin niyo si Pastor Dong pa sa inyo. The point is, kailangan hindi tayo nagpo-cross ang sin. Now, now, if your brother or sister sin, pag nagkasala ang ating kapatid, ano ang dapat natin gawin? Pay attention to yourselves. Sabi sa verse 3, if your brother sins, rebuke him. Rebuke him. Amen? Tama po? Rebuke him. Ito ang instruction. Kung nagkasala siya, ituloy mo siya. Kausapin mo siya. Paano? Hindi mo kasabihin sa, uy, alam mo ba? Ginawa niya ano? Hindi ka lang ang pag-review. Uy, nabalitaan ko na ba? Kasi ano daw? Hindi, paano ang pag-review kung itinuro ng Panginoon? Kasahin po natin. Matthew 18. Verse 15. Matthew 18. Verse 15. Ito po natin. Ito po ha, basahin ko po. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Ano po? Alone. Sabi niya, alone. Alone. Pag-usap kayo. Kasabihin mo siya. Kung meron siyang nagawa na na-offend ka o meron siyang ginagawang mali na na-offend ka, kausapin mo siya. Kausap kayong dalawa. Why? Tingnan niyo po. If he hears you, you have gained your brother. Sa ibang salin, your relationship is restored. Amen? Kausapin mo siya, hindi para ito, ginawa mo ito, ginawa mo yan. Hindi, pag-usap kayong dalawa upang ma-restore ang samahan niyo pa rin. Ibig sabihin, lovingly kakausapin. Objectively, kasabihin mo kung ano yung pagkakamali para maging maayos ang sitwasyon. Amen? Yun ang pagre-review. Kausap ko siya, hindi tama yan. Mahal kita, kaya ako sinasabi sa iyo. Hindi ganyan ang natutunan natin mula sa Panginoon. At ang gusto natin dito, mag-please ang Panginoon. At dahil mahal kita, mahal ka ni Lord, kaya ako sinasabi sa iyo. Amen po. Yan ang instruction. That's how we fight sin. Hindi yung aalam, malalaman eh. Malalaman. Alam na ng lahat. Kinausap mo ba? Hindi pa nga, hindi ko pa sure kung kailan makausapin. Pero sinabi ko na sa napakalaman. Dapat yun ang kausapin mo. Amen? Kasi ano pong sabi? Kung na-offend ka, sinong na-offend? Ikaw. Ako po. Sinong na-offend? Siya. Sino may mali? Napalagay mo, sino may mali? Siya. Ayan, na-open ka eh. Tama po? Anong turo ni Lord? Kung siya'y nagkamali sa'yo, o na-open ka niya, puntahan mo siya. It is against the grain na natutunan natin. Ano yung natutunan natin?
ako pala yan. Siya na natungan, ako pa. Pero ito ang tinuro ng Panginoon. This is how we fight sin. We will rebuke them. Amen? Amen. At ano ba? Sabi ko po, kung hindi siya makikinig, kinausap mo na. Ang goal mo ng pakikipag-usap, magkaayos kayong dalawa. Hindi siya nakinig. Anong gagawin? Sabi, but if he will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of two or three eyewitness, every word may be established. Magsasama ka ng dalawa o isa o dalawa upang lahat ng pag-uusapan niyo maayos. Anong purpose nung step one? Ma-restore. Anong purpose nung step two? Restore. Ma-restore pa rin. Kaya sinong isasama mo? Yung makakatulong na ma-restore. Hindi isasama mo yung mga best friends mo. Ay, Maria, alika. Maria, mata. Kundi, sino yung mga matured enough para mamagitan sa inyong dalawa, makatulong sa inyo? Sabihin mo sa mga matured leaders sa church. Pwede mo sabihin sa mga pastor. Kasi sa tingin mo, sino makakatuwang para ma-restore ang relasyon ng dalawa? Amen? Amen. Ayaw pa rin makinig, pastor! May step 3. But wait, there's more. Nasabi po dito, if he refuse to hear them, tell it to the church. Ito na, tell it to the church. Pagkatapos si pastor, Alrad, pero ng mic. Ipapaalam ko lang po, inaway ako ni... Hindi po gano'n. Kundi ano yung sabihin ng tell it to the church? Anong goal ng step 1? Restore. Anong goal ng step 2? Restore. Nabago ba yung goal ng step 3? Sino sa mga kapatid sa church ang makakatulong pa? Si PJ, Patrino. Sino ba? Sino ba? Baka yung ka-close niya sa church. Isama mo sa pag-uusap. Sabi, gusto ko kasi magkakayos kami yung dalawa. Yan. Sino yung pwede isama? Hindi yung pupunta ka sa unahan, sasabihin mo sa church. Hindi pwede. Para, ano isipin ng mga new believers o yung mga bago na ganyan pala dito, nag-aaway-aaway pa. Stumble. Amen po? Amen. Hindi ang goal ay maging manos. Always do the story. The point is, that is how we face sin. We rebuke it. We face it head on. Para hindi lumaki. May maling teaching, ano gagawin? Kausapin. May maling practices, kausapin. May ginawang offensive sa'yo, kausapin. Kasi ito ang buo. Amen? Amen. Ang sabi sa Romans 12:14-21. Tingnan po natin. Romans 12:14-21. Basahin ko po. Ito po ang sulat sa Tagalog. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Maigala kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng salubin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip, makisama kayo sa mga dukha. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal.
Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong mag-iiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pag-iiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay mapapahiya sila sa kanilang sarili. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen. Amen. Ano ho makakapatay sa apoy? Tubig. Hindi ba gasolina? Tubig. Ano makakagapi sa kasamaan? Daigin nyo na mabuti ang masama. Kasi kung masama ang igaganti nyo, lalaki lalo ang masama. This is how we confront sin. How to do it? 1 John chapter 4 verse 19. First John chapter 4 verse 19. Ang sabi po dito, we love him because he loved us first. Amen po. How do we understand the love of God for us? Kasi magagawa lang natin talagang umibig kung mauunawaan natin papaano ba tayo iniibig ng Diyos. Paano ka ba niya minahal? Kamahal-mahal ka ba? Di ba? Paano niya tayo minahal? Kung naiintindihan natin that though we do not deserve it, but He loved us. Even though we are undeserving. Kung maintindihan natin lahat ng kalapastangan ng nagawa natin sa Diyos, pero minahal ka pa rin. Handa ka pa rin niyang patawarin. Kung naiintindihan mo yon, doon mo yung magagawa na magmahal sa iyong kapwa. Kung maintindihan na dahil mahal mo ang Diyos, susundin mo ang Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Kanina binasa ni Sister Rona. Ano po ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kalagawa at buong lakas. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ano ang pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyo sa akin. Sa dalawang utos na ito, napapaloob ang lahat ng utos sa utusan ni Moises at mga turo ng mga propeta. Amen? Can you do it? Can we do it? If we understand how God loved us, that's how we will do it. Amen? Kung maintindihan po natin ito. Kaya anong sabi ni Kristo? John 13:34-35. A new command I give unto you. Love one another as I have loved you. You must love one another. Ano po? Paano ka ba niya minahal? Ano bang ginawa niya para sa'yo? How undeserving are we? But He loved us. He still loved us. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Ayan po sabi, if he sin against you 7 times in a day,
and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. Kalokohan mo ito. Kung hindi mo maintindihan kung paano kayo ibig ng Diyos, kalokohan talaga ito para sa atin. Kalokohan talaga ito para sa atin. Kung hindi natin maintindihan. Na halos araw-araw, niyat-niyat, sorry ka ko, sorry. Kung God is gracious to you. Araw-araw, nagpukulang pa din. Pero God is gracious to you. He is gracious, He is merciful. And if you are a child of God, act like your Father. Ibig sabihin nun, 7 times 7, hindi mo bibilangan, oy, naka-aling ka. The forgiveness should be unlimited. Do not take revenge. Pabayaan mo yun sa Panginoon. Sa alip, kung nagugutom siya, pakainin mo siya. Pastor, din mo humingi ng sorry eh. Lahat ba na hingi mo ng sorry? Lahat ng kasalanan mo, nahingi mo ng sorry? Pero pagkingin sa... Pero, God is still merciful unto you. We should learn from our Father how He loved us, your brothers and sisters. Kahit sa mga nagtuturo ng maling aral, kahit sa mga nagtuturo ng maling katuruan, we still should love them. Kaya, hindi tayo makikipag-debate sa kanila. No. Basahin mo natin. 2 Timothy chapter 2, verse 23 to 26. 2 Timothy chapter 2, verse 23 to 26. Babasahin ko po sa Tagalog. 2 Timothy chapter 2, verse 23 to 26. Ito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo ako. Ang sabi po ay ganito. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipag-debate. Sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-aaway. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa paikitungo sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Verse 25. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling marapatin ng Diyos na siya'y magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag at umalino sa kanila. 2 Timothy 2, 23-26. These are the instructions para po sa atin. Kahit sa false teacher, we do not debate to them. Because lovingly, we communicate to them the truth. Magiging matyaga tayo, magiging mahinaan tayo. Upang sila man ay makagaya din, makatakas din sa bihag ng Diablo umalipin sa kanila. Amen po? Don't get me wrong, we will stand strong against false teaching. Pero against the false teacher, we must love them. Because God loves them as well. Kailangan mahalin din natin sila. Kung may pagkakataon na maituro sa kanila ng malumanay ang katotohanan, we should do so. We should do so. For the last verse,
Mateo 5, 38 to 48. Mateo chapter 5, 38 to 48. Ito po ang sabi, mga kapatid. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pag-iigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal kanino man upang makuha ang inyong damit panloob, ibigay mo nito sa kanya pati ang iyong damit na pangbalaban. Kung piligin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yon ng 2 milya. Bigyan mo ang namihingi sa'yo at huwag mong tanggihan ang namihiram sa'yo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, ano ang gantimpala na inyong inaasahan? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga publikano? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang binabati ninyo, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba ginagawa rin niya ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama nasa lang. Amen? Tularan natin ang ating ama. Matuto tayong magmahal kahit sa mga umaaway pa sa atin, kahit sa mga hindi nagmamahal sa atin. Amen po? Matuto tayong magpatawad dahil pinatawad lamang din tayo ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Sa biyaya ng Panginoon, sa hapon po ito, ito po ang mga aral ng mga tayo. Palakpakan po natin ang dadako po tayo, tupoy manalangin. Ama namin Diyos na banal, lubos po ang aming pagpapasalamat sa iyo. We are truly grateful and thankful. Salamat po sa privilege mo. Malaya kaming nakakapag-worship, nakakasamba, nakakapag-aral ng iyong makapangyarihang salita. At malaya namin masusunod ang ordinansang binigay mo na alalahanin ka sa pamamagitan ng Lord's Table, sa pamamagitan ng pagpirapiraso ng tinapay, sa pamamagitan ng pag-inom ng kopa, kung saan nagpapahayag na ang iyong katawan ay nasira at ang iyong dugo ay nabubo para sa kaligtasan ng marami. Lubos kami napapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong haba, sa iyong kagandahan mo para sa atin. Ang inagpupuri, nagpapakumbaba, at dinadalangin namin sa iyo ang lahat ng ito sa punong ng banal ng Espiritu at sa pangalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ang pag-ibig at ang pagkalinga mula sa ating Diyos Ama ay sumainyo lahat. At ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo lahat. At ang presensya, ang paggabay at pagpatnubay ng banal na Espiritu ng Diyos ay sumaatin ng lahat. Tayo naman bilang kanyang iglesia, bilang kanyang pamilya, saan man tayo dalhin ng Diyos, sama-sama nating ipagsigawan na tanging sa Diyos lamang ang lahat ng kapurihan, karangalan at kawalatian. Ngayon at magpakailan pa man. Amen. Amen.